Gaya sa politika, mabilis din ang proseso sa pagpasok sa buhay may asawa ni Lenny Robredo. Wala pang isang taong magkasintahan ay niyaya na siya ni Jesse Robredo na magpakasal. Araw-araw nagbibisita. He left no stones unturned. Parang nag-umpisa siya magligaw ng September. Gusto niyang mamanhika na ng December. Umayaw lang yung daddy kong harapin siya kasi sabi ng daddy ko, ano ba naman yan, nagkakakilala pa lang kayo. So when I told him, wag na muna kasi hindi papayag yung magulang ko, sabi niya, okay, hindi muna ako mamamanhikan ngayon. Pero right after the elections, magpapakasal na tayo. Noong unay, tutol ang mga magulang ni Lenny na magpakasal siya agad kay Jesse. Gusto naman namin yung boyfriend niya, pero sabi namin, tapusin niya muna yung law studies niya. Pero sabi niya, di, si Jess sabi naman, pwede naman matapos after marriage. Ang mga magulang ni Lenny ang sinuyo ni Jesse. Kaya naman, wala pang isang taon ay nakasal na sila. And then he was asking for my hand in marriage, sinabi ng daddy ko na hindi pa pwede mag-asawa yung anak ko kasi maglo-law school pa yan. Nag-promise si Jesse sa tatay ko na kahit kami mag-asawa na, sisiguraduhin niya magiging abogado ako at pinaaral niya ako. Pagkatapos ng kasal, itinuloy ni Lenny Robredo ang kurso sa abogasya sa University of Nueva Caceres. Isa sa guru niya sa law school ay si Judge Rosario Torrecampo. I remember very clearly, she preferred sitting in front, right in front of the teacher's desk. And she was a good student. Her written work was all right. She has a perfect, I would say perfect, command of English. Habang nag-aaral siya ng abogasya, nahalal namang mayor ng Naga City ang asawa niyang si Jesse noong 1988. I remember very distinctly that at around 8:25 in the evening, that was the dismissal of the review classes. Her husband, who was then a city mayor of Naga City, would be waiting at the corridor with a baby in his arms. She was just as any of the students were. And she never made anyone aware that she was the first lady of Naga City. 1992 ay natapos ni Lenny Robredo ang abogasya. 1997 nang pumasa siya sa bar exam sa kanyang pangalawang pagkuha. Tatlo ang anak ng mag-asawang Jesse at Lenny Robredo. Si Jessica Marie ang panganay na dating executive assistant sa Office of the Civil Defense at consultant sa Department of Transportation and Communications o DOTC. Nakataba ko lang po sa sobrang nakataba. Sinundan siya ni Janine Patricia na kasalukuyang nag-aaral ng medisina sa Ateneo School of Medicine and Public Health. Bigyan niya po siya ng tapang para bunso si Jillian Therese na nag-aaral sa Philippine Science High School. Itatay kong mas malambing, hindi masyadong nagagalit. Although pag galit siya, mas nakakatakot. Yung nanay ko yung parang daily reminders na ginawa mo na ba to, ginawa mo na ba yan. Napaka hands-on niya, madetalya siya. Mahilig siya mag-ayos ng bahay. Napaka-organized niyang tao. Yung medicine cabinet namin, lahat yung nakalabel. Kung may kailangan kang gamot, parang every now and then, i-check niya kung kompleto pa, kung kailangan na bumili. Yung mga cabinet niya, kailangan yung damit niya nakaayos according to color. Mula 1988 hanggang 2010 ay naging mayor ng Naga City si Jesse Robredo. Madalas ay nasa likod lamang at nakasuporta si Lenny kay Jesse. Pero noong 2007, sabay na komandidatong mayor ng Naga City ang mag-asawa. 2007, papunta na siya ng third term. Okay. Opposition siya noon eh. Every elections kasi may kaso siyang citizenship. That's right. Pagkatapos ng election, namamatay. Pag-election, binabalik. Pero in 2007, COMELEC ruled against him. After so long a time. So nagdududa kami na parang tutuluyan siya. Pinilit niya ako na mag-file ng certificate of candidacy. Yung mga just in case lang. Just in case na ma-disqualify siya, at least hindi masasayang yung kanyang boto. Yun iniyakan ko, yun ang grabe. Pero pumayag ako.